more earnings. Gusto mo bang kumita ng malaki? Yan ang pambungad nila, mga kaibigan. So bago tayo magsimula sa ating bagong top 5, gusto ko lang magpasalamat sa 4 na nag-subscribe sa aking channel. Wow, sobrang saya ko, mga pare. Sobrang sarap sa pakaramdam. Salamat, salamat, salamat. Mag-subscribe na kayo dahil marami pa ang baon. Shoutout niya pala sa mga tropa ko, kay Rio Dumael, ang pinakagwapo, Boychi Raguro, Steph Mendoza, at pare Ana Rabano. Shoutout sa mga yon. Okay, start! Okay, hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman ang nagkalat ng mga scammers. At ang pinaka-sikat sa kanila ay ang investment scam. Yung tipong maliit na puhunan, papunta sa napakalaking tubo. Doon pa lang, kilabutan ka na, pare. So dito na tayo sa ating bagong top 5. Ang 5 signs na scam ang pinasok mo, pare. Okay, wala na patumpik-tumpik pa. Diretso na tayo sa ating number 1. Ang ating number 1 is small capital to big income. So yan kasi ang pinaka, alam kasi ng mga scammers na gusto ng Pilipinong kumita na malaki. Kaya alam nila sa Pilipino, wala ganong pera. So kahit sa maliit lang na konting halaga lang ng puhunan, lalago daw. Sa isang araw, pwede ka rin kumita ng 4,000, 5,000 nang walang ginagawa. Ganon kayaman ang mga investment scam. Wala kang ginagawa, bibigyan ka nila ng pera. Wow! Di sana huwag ka ng ano, bigay na, ipamigay ka nila lahat sa may hirap yun, hindi na yung kailangan mag-ano ka pa. Ganito, mga pare. Kapag sa tingin mo na ang pangako sa iyo ng isang tao, kunwari di mo kilala, biglang nag-introduce sa iyo ng mga kung ano-ano, ito, maganda to. Kapag lahat ng mga sinasabi niya ay sobrang gaganda na, yung tipong luging-lugi na siya at ikaw na yung pinakakumita sa lahat, yung too good to be true, you're just too good to be true. Pag ganun na, pare, kilabutan ka na, yung tipong siya lahat ng gagawa daw, tapos sa'yo yung kita, tapos napakaliit lang ng puhunan mo, tapos napakalaki ng kita mo, tapos ang dami mong kikitain. Kilabutan ka na, pare. Dahil sa panahon ngayon, sobrang hirap ng buhay, walang magpapakadusa para sa'yo para kumita ka ng malaki. Wala! Kapag pinangakuan ka ng ganong, kilabutan ka na. Scam na yon, pare. Scam! Kapag too good to be true na, kapag small capital pero napakalaki ng income daw nang ibibigay sa'yo, kabahan ka na, lalo na kung nakapasok ka na. Kabahan ka na, pare. Pero kung papasok ka pa lang, i-ignore mo na agad. Sabi mo, wala ang pera, wala. Mas maganda pa rin magnegosyo ng sarili mong sikap, sarili mo mismo, ikaw mismo nagtaguyod ng sarili mong investment, walang ibang taong yun ang pinakalihiti mo, pare. Dahil ikaw lang mismo yung gumawa nun. Pero yung, bigla kang isasali sa isang investment, kilabutan ka, pare, kilabutan ka. So yung ating number 1, dito na tayo agad. Mabilis lang po, mga pare. Sa ating number 2, ang ating number 2 is, kailangan mo daw mag-invite. Kumbaga, pag nakasali ka na sa kanila, kailangan mo pang mag-invite ng iba pa. Yan ang pinakapalatandaan ng mga scammers. Yan ang pinakamatindi nilang palatandaan. Yung tipong magsasali ka pa ng iba pa para pagkakitaan nila. Real talk na to, pare. Real talk na to. Hindi, wala lang paligoy-ligoy ito. Kaya kanila sinali para pagkakitaan nila. Ngayon, para kumita pa sila na mas malaki pa, kailangan mag-invite ng iba pang mga kaibigan mo at tropa mo para pagkakitaan din nila. Sa pagkakakitaan nila kayong lahat, at doon luging-lugi kayo. Pero kapag pinaliwanag nila sa inyo yan, sila ang pinakalugi, kayo ang pinaka parang nakaupo sa trono. Pero ang totoo niyan, slaves lang kayo. Yung mga matataas sa inyo, nakaupo sa trono, mga kaibigan. Kilabutan ka na pag ganun, pare.
Isipin mo ganito ha. Ang ipapaliwanag nila sa iyo, napakalaki daw ng tubo nila na ibibigay sa iyo. Napakalaki na noon, kumbaga lugi na sila dahil napakalaki ng binigay nila sa iyo. Tapos mag-i-invite ka pa ng iba pa. Ano, marami silang perang pinamimigay, ganon, itbulaga sila, ganon. Yung tipong, lahat nga ng incentives binigay na sa'yo, magbibigay pa sila sa iba pa, magpapa-invite pa sila, tapos yung in-invite mo, mag-i-invite din. Uy, gumising ka, kung natutulog ka man, gumising ka na. Alam mo, nakakatakot yan, matagal ka na eh. Kasi marami ka nang naibigay eh. Kumbaga sa relasyon, alam mo niloloko ka, ito magal kayo, marami ka na naibigay na oras, na taon. Mahirap kang bumitaw kahit alam mong niloloko ka na. Pero pare, dahil niloloko ka nga, tumigil ka na pare, tumigil ka na. Sayang ang bubunuin mo pang panahon. Kapag nagbagong buhay ka agad, magnegosyo ka ng sarili mo o kaya maghanap ka ng mas maayos sa trabaho. Saludo sa'yo pare. Hanggat maaga pa, lumayas ka na dyan, kilabutan ka na pare. So yun natin number 2. I mean, kailangan mo raw mag-invite. Hindi mo na kailangan mag-invite. Oh my god, damn it. So dito tayo sa number 3. Agad-agad mga pare. Ang number 3 na signs na scam ang pinasok mo is kailangan mong magsanla ng gamit. Ayan na. Ganto kasi ang mga kalakaran yan, mga pare. Kapag nakapaso ka na sa kanila, ay kapag nalatagan ka na ng magagandang plano para umunlad ka, para yumamang ka raw ng napakabilis na panahon, pag sinabi mong wala kang pera, wala kang cash, ganito ang sasabihin yan sa'yo. May gamit ka na pwede, kasi gusto ko itang tulungan, nakikita ko sa mga mata mo na gusto mong sumali sa amin. Ngayon gusto ko itang tulungan. Mabait pa yan. Gusto ko itang tulungan. Baka may gusto kang isanla dyan na gamit, phone. Hello, ako yung phone ko, sinila ko. Pero nabago ko naman agad. Pilo ko, ganun din. Laptop ko, ganun din. So kung ako nabawi ko, mababawi mo rin. Ikaw naman, susunod ka naman, gagaya ka naman. Baga, syempre, kahit di mo siya kilala, gagaya ka naman. Bebenta mo rin. Diyan ka na mayayari, pare. Diyan ka na mayayari. Pag naubos na ang gamit mo sa bahay, pati mga gamit ng mga katropa mo, nabenta mo na, doon marirealize na wala pa rin akong kinikita. Ang dami kong naibigay sa kanila, cash, gadgets, mga accessories, ang dami kong naibigay, wala pa rin akong kinikita. Kilabutan ka na, huy. Ano ka? Ano? Matatanga-tanga ka pa rin? Kasi alam ko sa mga investment, hindi yan namimilit eh. Hindi yan namimilit. Kung syempre, kung gusto mong kumita, gagawa ka ng paraan ng sarili mo na yung ikaw mismo sasali ka ng hindi nila pinipilit. Pero yung scam, sila ang gagawa ng paraan para makasali ka. Isa pa, ulitin ko ha. Ang lihiti mong investment, ikaw ang gagawa ng paraan para makasali ka sa kanila. Pero ang investment scam, sila ang gagawa ng paraan para makasali ka. Pipiliting ka nila, pipigayin ka nila, makasali ka lang. At kapag ginanyan ka ng pinasok mo o yung papasukin mo, kapag ginanyan ka, kilabutan ka na. Mauubusan kayo ng gamit. Papalayasin ka ng mga magulang mo. So yun ang ating number 3. Kailangan mo magsanla ng gamit para lang makasali sa kanila. Oh my god damn it. Sana ma- So dito na tayo sa ating number 4. Mabilisan lang. Ating number 4. Ito ang pinaka nakakatakot na sa lahat. Kailangan mo raw na multiple accounts.
Kumbaga, kasi ang unang bungad nila sa inyan, yung papasali ka pa lang, ang unang bungad sa inyan, kailangan mo lang magka-account. One account lang. Kailangan mo lang nun. In a certain amount of money, kunwari, 1,518, kailangan mo raw magkaroon ng one account. One account, ha? Ngayon, kapag meron ka ng one account, nakasali ka na at nagsisimula ka na ngayon mag-introduce ng mga ngayong kalalatagan ng multiple accounts. Siguro, mga 15 accounts, 20 accounts. So, isipin mo, 1.5 kada isang account, 20 accounts, magkano yun? Saan ka kukuha nun, pare? Bakit nung umpisa pa lang, hindi nila sinabi na may 20 accounts, may 15 accounts? Bakit nung umpisa pa lang, ang sinabi nila, one account lang? So, ibig sabihin lang nun, nung umpisa pa lang, niloloko ka na nila. Siyempre, ikaw naman, lutang na lutang ka, gusto mo rin dumami yung accounts mo. Pero mali ka na, pare. Wrong move na yon kapag nagdagdag ka pa ng panibagong accounts dahil lalo ka lang mahihirapang lumayas dyan. Pero kung sakasakali namang mag-desisyon ka na, kunwari nakakadalawang accounts ka pa lang, tatlong accounts, lumayas ka na, kilabutan ka na, mamumulubi ka, mauubusan ka ng gamit, marami ka magiging kaaway, kawawa ka. So yun lang. Oh my God, kasi ang dami na nadadali talaga. Promise. Ayang kasi hindi naman nila sasabihin scam kami, 'di ba? Wala namang ganoon. Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, alamin mo na kunyeta, niloko ko nung umpisa pa lang. Hindi ka niloloko lang talaga ako nitong mga 'to. Kumbaga, self, magtanongin mo sarili mo kung niloloko ka pa ba. The fuck. Dito na tayo sa ating number 5. Ang ating number 5 is pyramiding or networking. Kapag narinig mo na ang salitang mga yan sa pinasok mong investment daw, kapag narinig mo na ang salitang pyramiding or networking sa bibig mismo nila, kilabutan ka na. Ano nga ba ang pyramiding? Ano nga ba ang networking? Ganito yan. Pagkasali mo sa kanila, i-invite ka ngayon nila ng iba pang mga kaibigan mo. Ngayon, merong left and right. Ngayon, tong left mo, ay right mo, kailangan mag-invite din to ng sarili niyang left and right. Ngayon, tong left mo, kailangan niya rin mag-invite ng sarili mo hanggang sa makabuo kayo ng pyramid. Sa iba naman, para zero pyramiding, makabuo kayo ng networking. Ngayon, ang kikita ngayon, yung nasa taas. Kayo magdudusa kayo. Kayo mga slaves nila. Habang sila, masarap-sarap, kayo mga slaves nila. Nagpapakadusa kung ano-ano sinasanla, kung ano-ano pinagbebenta, papakadusa na, wala pa rin. GG well played pa rin. So, oh my God. So, ganito kasi yan. Yung bawat kasi papasalihin mo, kikita ka dun. Kikita ka daw dun sa bawat papasalihin mo. So, paano kapag walang sumali? Kikita ka pa kaya? Sagutin mo yan. Paano kung walang sumali? Kikita ka pa? Ala na! Eh, sa hirap ng buhay ngayon, tingin mo maraming sasali dyan? Kawawa ka. Kung nag-uumpisa ka pa lang, kung dalawang account pa lang, lumayas ka na, please. Maawa ka sa sarili mo. Ay nako, wag nang pumasok pa. Kasi, Diyos ko po, kawawa talaga. Kawawa. So kapag ganyan na ang sitwasyon, pyramiding, networking, nalatagan ka na ng pyramiding, nalatagan ka na ng networking, na sanga-sanga daw kayo, marami kayo, inis na buhay yan, lumayas ka na, peace. So yan ang ating number 5. Dinuto na tayo sa ating bonus round. Ang ating bonus is ito, ikaw mismong makakaramdam nito. Sarili ng instinct ng tao to. Kapag pakiramdam mo na something's wrong, kapag alam mo, pakiramdam mo parang may mali, sa umpisa pa lang, mararamdaman mo na yan eh. Bakit parang may mali? Bakit parang ang sinasabi niya palagi, ako lang ang kikita, tapos siya magpapakahirap para sa akin?
Kumbaga, siya yung gagawa ng paraan para kumita ako. Parang may mali. Paano yun nangyari? Samantalang, inakit niya ako pumasok dito. Ngayon, magpapakadusya siya para kumita daw ako? Parang baliktad yata. Dapat ako yung magpapakadusa, di ba? Kasi syempre, paano ka na nga naman sasali kung ikaw pa, kung ipapasasabi nila sa'yo na ikaw ang magdudusa, sila ang kikita? Syempre, para makasali ka, sila magdudusa daw, pero ikaw ang kikita. Pero ang reality, kapag dumilat ka na, kapag gumising ka na sa pagkakatulog mo, ang reality pare, ikaw ang maghihirap, sila ang kikita. Kasi nga, sanga-sanga nga, diba? Networking nga, diba? Kaya kanila sinali para kumita sila sa'yo. Ngayon, kailangan magpasali ng iba para pagkakitaan din nila. Damn it! Kapag na-umpisaan ka na ng small income, ay small capital, big income, kailangan mo raw mag-invite, kailangan mo magsala ng gamit, kailangan mo raw magkaroon ng multiple accounts, at isa raw kayong pyramiding, isa raw doon networking. Yang mga yan, kilabutan ka na. Kabahan ka na. Bakit ko inulit-ulit yung kilabutan? Bakit ko inulit-ulit yun? Kasi pare, nakakatakot yung ginagawa nila pare. Nakakatakot. Paano na lang kung ikaw lang kung sakasakaling may magreklamo? Ikaw ang tinuro. Wala kang kalaban-laban pare. E paano kung idemanda ka? Makulong ka? Paano ka? Paano ka na? Paano na yung mga pangarap mo? Kaya inuult-ult ko yung kilabutan dahil nakakakilabot yung ginagawa nila pare. At kapag napasali ka sa kanila, ganun na rin ang gagawin mo. Nakakakilabot na rin yung gagawin mo. So itigil mo na yan kung nag-uumpisa ka pa lang. Kung papasali ka, itigil mo na yan. Kilabutan ka na pare. Payong ano lang yan. Payong tropa lang yan. Payong tropa lang yan. Walang ano yan. Ngayon nasa sayo pa rin naman. Kahit anong payo ko, kahit anong pilit ko sa'yo na lumayas dyan. Kung disidido ka na talaga, wala na akong magagawa dun. Pero, ay, kawawa ka pare. Kawawa ka. So yun lang. Sana matigil na. Sana masawata na yung mga ganyang scam na yan. Kasi nanganganak ang scam na yan eh. Dumadami silang dumadami kasi ang dami na uuto. Ang daming kasing gustong yumaman agad nang walang ginagawa kasi walang ganun pare. Walang napakadaling paraan para yumaman, wala. Kahit ngayon tumaya ka sa loto eh, bago ka manalo. Tad-tad ka ng taya bago ka manalo sa loto. So ibig sabihin nagdusa ka rin sa kakataya. Tapos ayan, magkano ka lang ng 600? Kikita ka na daw, yayama ka na daw. Okay. Pare. Payong tropa lang yan. Payong tropa lang yan. So sana po nakatulong yung bagong top 5 ko na yon. At kung sakasakaling nagustuhan nyo man yun, huwag po kayong matubiling i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga nag-subscribe nakaraan, last 4, salamat ulit. Napakasarap sa kalooban. Sobrang sarap po. Maraming salamat. At sa mga gusto pang mag-subscribe, mag-subscribe na kayo dahil marami pa akong baon na top 5 short films at trivia. Maraming salamat. Salamat mga tropa. Huwag nyo kakalimutan mag-share, subscribe at i-like. Salamat. Babush.